Ibu sa lawitan siyang maligaya. Sino ang hari na nangyayalong aba? Siya'y ang Emmanuel, pangako nung una. Ang haring malhati ay darating na. Puso'y buksalawitan siyang maligaya. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, welcome po sa Dambana, parokya ni San Padre Pio. Sa lahat po ng kasama natin online, welcome po at sama-sama po tayong magdasal para po sa ating mga kahilingan, pasasalamat sa Panginoong Hesukristo. Sa misang ito, isama natin ang lahat ng ating mga kapatid na may mga karamdaman, lalo tigit yung mga nasa kanikanilang mga tahanan, gayon din ang mga nasa paggamutan. Naway sa tulong ni Padre Pio, sila ay pagalingin ng Panginoon sa kanilang mga karamdaman. Sa ating Ebanghelyo ngayon mga kapatid, maririnig natin mula kay San Lucas ang pagbisita ni Maria kay Elizabeth, ang kanyang pinsan. Ito ay bahagi ng kanilang gampanin, responsibilidad sa kanilang tradisyon sa pagtugon nila sa Panginoong Hesukristo. Nawa tulad ni Maria, tayo rin ay matutong maging responsable sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkakatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin ang naririnig. Mga gulod tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya.
sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnat na mukadkad na, ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinugnang para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang aking ding marinig, ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagi, tuwalang pagkatapos, mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Hodia. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig niya si Elizabeth na bati ni Maria, nagagalaw ang sanggo sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Padre. Welcome po sa Dambana at parokya ni San Padre Pio dito po sa Batangas, sa Santo Tomas Batangas. Welcome din po sa mga nakasubaybay sa atin sa social media ng Padre Pio. Sabay-sabay po tayong manalangin at humingi ng
ating mga kahilingan, gayon din ang pagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito para sa biyaya na ating natanggap. Kahapon, ang ating ebanghelyo ay pumapatungkol sa Annunciation. No? Binisita ng Anghel Gabriel si Maria upang ibalita sa kanya ang kanyang paglilihi ng isang lalaki na tatawaging si Jesus. Matapos nito ay narinig din ni Maria na kanyang pinsan na si Elizabeth ay nagdadalang tao na at ito ay nasa ika-anim na buwan. Si Elizabeth ang kanyang pinsang buo at magiging ina ni San Juan Bautista. Hindi makapaniwala si Maria sapagkat ang kanyang pinsang ito unang-una ay matanda na. Pagpalagay natin ayon sa mga pag-aaral ng mga experts sa Biblia, around mga 80 to 90 years old sa kasalukuyan. At bukod doon, si Elizabeth ay baog. Kaya unang impression ni Maria ay paano kaya nangyari ito? Ngunit sabi ng anghel, nang hindi rin makapaniwala si Maria na siya ay magdadalang tao kahit walang asawa, ito ay lalang ng Espiritu Santo, sinabi sa kanya ng Anghel Gabriel, walang hindi mapangyayari sa Diyos. Kung kaya sinabi niya, totoo ito at kailangan niyang puntahan si Elizabeth na kanyang pinsan. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang isang nagdadalang tao, kailangan mayroong nasa kamag-anak ang mag-aalaga hanggang ito ay manganak. At alam natin na si Elizabeth at Zacarias ay nanirahan sa burol sapagkat ang tingin nila, dahil baog si Elizabeth, outcast sila sa society sapagkat sa panahon nila, kapag hindi nagkaroon ng anak ang mag-asawa, ay sila ay isinumpa. May mortal na kasalanan sa Diyos, kaya hindi sila binibiyayaan. Ngunit dahil sa kanilang pagpupursige at pananampalataya, si Elizabeth ay nagdalang tao. Kaya dali-daling pumunta si Maria at ito ngayon ang kwento ng ating ebanghelyo sa araw na ito, the visitation of Mary to Saint Elizabeth. Ang misteryo ng pagkakatawang tao ay dumapo sa mga ordinaryong tao na may ordinaryong pamumuhay kay Maria at kay Elizabeth, who have the willingness to respond to God's call and the openness and generosity to do God's will. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa araw na ito, inihayag niyang kung paano ang dalawang hindi naman kilalang mga kababaihan ay nagtagpo upang ipagdiwang ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanila. Sa Ebanghelyo, ang isang pagkahulugan ng pagkadisipulo ay ang pagkamarunong makinig sa salita ng Diyos at may isa sa buhay ang maito sa kanilang araw-araw. Ito ang ginawa ni Maria. Siya ay naging perpektong disipulo at modelo ng ating pananampalataya. Sa kwento ng ating ebanghelyo, makikita natin kung gaano kasensitibo si Maria sa pangangailangan ni Elizabeth, ang kanyang nakatatandang pinsan, nagdalang tao din sa kabila ng kanyang katandaan. Mayroong kasabihan, ang sinumang nasa gitna ng sunog ay hindi mananatiling nakaupo lamang. Ito ang pakiramdam ni Maria
nang malaman niyang siya ay nagdalang tao kay Jesus na lalang ng Espiritu Santo at nalaman niyang nagdadalang tao ang kanyang pinsan na si Elizabeth, siya ay nagmadaling pumunta sa burol kung saan nakatira si Elizabeth. Ang maging isang banal ay parehong kaligayahan at may kaakibat na gawain na responsibilidad sa sangkatauhan. Kaya ang kagalakan ni Maria nang manahan sa kanya si Jesus ay may malaking kaakibat na gawain para sa tanan. Mary was granted the blessedness and privilege of being the mother of the Son of God, yet that very blessedness was to be a sword of pierce or to pierce her heart. One day, she would see her son hanging on a cross, die and be buried. Ang kasiyahang dulot ng kanyang pagtanggap kay Kristo ay may kaakibat na sakripisyo. Masasaksiyan niya ang paghihirap at kamatayan ng kanyang anak. Kaya ang piliin at pinili ng Panginoon ay parehong may korona ng kasiyahan at ang krus ng kahirapan. Tayo ay pinili ng Diyos hindi lamang upang mabuhay sa ligaya, sa sarap at sa pagkakontento ng ating buhay. Gayun din, hindi upang maging komportable lang tayo sa buhay. Bagamat sa iba't ibang estado ng ating buhay, posibleng maging maligaya at komportable tayo. Ngunit, hindi ito nangangalugang, ito ay mananatili habang buhay. Anong ibig sabihin nito? Na ang buhay natin ay palaging may kaakibat na sakripisyo. Kapag natamo natin ang kayamanan na ninais natin, hindi ito basta-basta nakukuha. Ito ay pinaghihirapan. Kapag tayo ay naging matagumpay sa buhay, ito ay may sakripisyong ginawa. Kapag tayo ay nagbubuo ng pamilya, hindi puro ligaya ang mangyayari sa pamilya. Mayroon pa rin mga pagsubok, suliranin, mga sakripisyong dapat gawin sapagkat nais nating sumunod sa ating Panginoon. Ito ay may kasamang sakripisyo. Ito ay upang tayo ay makatugon sa kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ating pagsusumikap para makamit ang nais ng Diyos para sa ating buhay. Ang ating mga dinaranas ng mga pagsubok sa buhay ay hindi gawa ng Diyos upang saktan tayo, upang basta lang pahirapan tayo, kung hindi upang matuto tayo sa buhay na tayong lahat ay may responsibilidad sa ating pagyakap sa biyaya ng Diyos. Hindi pwedeng mag-asawa at magkaanak na hindi palalakihin, hindi maghahanap buhay para sa pamilya. Kapag dinanais nating gubaling, hindi kaagad ito nangyayari sapagkat nais ng Diyos tayo ay magsumikap sa ating sarili, maging proactive sa ating pagtugon sa paghingi natin ng kagalingan sa Diyos. Nabanggit ko ito kahapon sa aking humiliya. Ang ating pagnanais gumaling ay nangangailangan ng partisipasyon ng ating sarili upang gumaling. Nangangailangan ito ng pag-iwas sa mga bagay na hindi pwede. Nais nating pumasa sa ating pag-aaral, may responsibilidad tayo na pag-aralan kung ano ang dapat pag-aralan upang makapasa. Hindi sapat na magpa-bless kayo ng inyong mga ballpen, ng inyong mga questionnaire. Ito ay nangangailangan ng pagtugon din sa responsibilidad na nakaatang sa atin. Ganyan ang ating buhay, mga kapatid.
Umaasa tayo sa awa at tulong ng Panginoon, ngunit tayo'y inaanyayahan ng Diyos maging bahagi sa pagpapalago ng buhay na meron tayo. Pagbibigay halaga sa biyaya at grasya na ating natatanggap tulad ng pagpapahalaga ni Maria kay Elizabeth bilang biyayang kaloob ng Diyos ang pagdadalang tao kay San Juan at bilang biyaya ng pagdadalang tao sa Panginoong Hesukristo. Mahalagang makita natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay, ang Emmanuel, at sabihin natin na tayo ay handang tumugon sa Kanya. Mapakita din natin sa kapwa, o mapakita nawa natin sa kapwa ang ginawa ni Maria kay Elizabeth, ang pagpapahalaga sa bawat isa, pagpapahalaga sa pamilya, pagpapahalaga sa mga mahal natin sa buhay, sa mga taong nagbibigay sa atin ng pag-asa. We can make a real difference in the lives of others today by carrying Jesus to them. Mapakita sa kanila ang biyaya ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong bigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ama naming makapangyarihan, siya'y isinugo mo upang matupad. Amang makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan siya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buhay ka, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ang lahat, ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at ugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ni Maria, na ina, Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam.
Bigyan mo kami ngayon ang aming kapanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa kaming ipaintulot sa tukso at iariya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyong karalihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kanaingan ng iyong
Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap
na kagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, monging banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng konting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, para sa ating tuwirang paganda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa ika-apat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi sa ika-lima ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang mag-alay ng mga dried goods tulad ng bigas, dilata, noodles at iba pa na ating ipamamahagi sa mga nangangailangan nating kaparokya at mga kababayang taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapos sa ating FB page. Ika-apat, sa darating pong Sabado, 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na ikasiyam ng umaga at ikalima ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Maaari niyo pong ilabas ang lahat ng mga religious articles o mga pababasbasan po ninyo at sabay-sabay nating dasalan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang mapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahe, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya.
Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa inyong pagdalaw dito sa Dambana, parokya ni San Padre Pio. Maraming salamat sa pakikisa niyo sa Banal na Misa, sa ating mga kapatid na nasa online. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa pagdiriwang na ito. Ano man ang inyong mga gawain, lakad at pupuntahan sa araw na ito, nawa kayo ay gabayan ng Panginoon at kanyang basbasan ang inyong pamilya, hanap buhay at kalusugan. Sa mga naghahanda ng kanilang biyahe sa iba't ibang panig ng Pilipinas at abroad, nawa po kayo ay makatanggap ng paggabay at biyaya ng Panginoon sa inyong mga lakad. Maraming salamat sa lahat ng mga naglingkod sa misang ito, sa ating mga naghanda para maganap ang misang ito. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapal ang bukong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.